Pinantayan mo pa mabuti si Sotero? Yes, sir. Natulog? Hindi po. Nagpahinga? Hindi po. Pinakain? Hindi po. Pinaligo? Hindi po. Mabuti? Hindi po. Hindi po? Mabuti. Ah!
Sa kamay ko. Kailangan ko nang umuwi sa amin. Oo. Kailangan ko nang umuwi sa amin. Iwanan mo ako? Aba, isinama na nga kitang papatakas. Isasama pa ba naman kita sa amin? 8 taon tayong magkasama sa preso. At tuwing nababartuli na ka laging akong kasama mo, di ba? 3 buwan mo akong pinagukay ng lupa mula dun sa selda natin. Papalabas dun sa istero. Tapos sa isang iglap lang. Iiwanan mo ako? Alam mo, yan ang napapala mo sa kapapanood mo ng tere-tere dun sa kulungan. Tama na ngayon, saksat! Tara, kailangan tanggalin itong boses na to. Ginagawa mo? Kailangan na nga tanggalin itong poses na to. Kailangan kumuhi sa amin. Sandali! Anong ginagawa mo? Bilisan mo! Aray! Anong aray? Ikaw tatagay ko eh! Aray! Balik ka rito! Anong ginagawa mo? Ano dyan? Aray! Kung alam ko rin lang na iiwan mo rin lang ako, sana hindi na lang ako sumama sa pagpuga mo! Hindi mo muna ako yayayain sumama sa bahay mo? Anong klase kaibigan ka? Kaya ka tinatratong bakla. Masyado kang madrama. Kanya-kanya na tayo. Aalis na ako. Hamon! Hamon! Sandali lang! Hamon! Hamon! Ano ba? Hamon! Huwag mo akong iwan! Huwag ka umalis! Paano na ako dito? Hamon! Hamon! Thank you.
Hamon! Hamon! Hamon, ano nangyari sa'yo? Hamon! Ano nangyari sa'yo? Bakit duduan ka? Tapos? Bumalik din siya sa akin pagkalipas ng dalawang araw. Duguan, inaapoy ng lagnat. Mukhang hindi niya nahanap yung daan papalabas ng gubat. Ahas! Hayop! Hayop ang maahas! Padilla, sir. Tama ba 'tong nararamdaman ko? Ano 'tong nararamdaman niyo? Kinakabahan ako. Balisa. Kung minsan tulala. Hindi makatulog, hindi makakain. Kulang na nga lang tigyawatin ako. Sir, baka in love kayo. Huwag mong sasabihin sa akin 'yan. Dahil hindi ako marunong ma-in-love. Ano ba bang nararamdaman ninyo? Kaya kung nga tinatanong sa'yo, di ba? Ano ba itong nararamdaman ko? Yeah!
tao. Sigurado po ba kayo? Sigurado po ba kayo? Baka nila pag gumawa. Salamat po. Nakita niyo ang taong ito. Maraming salamat po. Nakita niyo ang taong ito. Ngayon ka lang. Maghabol ako ng kabantay mag-isa. Ano ba yung pakiramdam mag-isa? Wala akong kasama, ako lang mag-isa. Alam ba kung gaano kahirap alagaan ng mga preso dito? Hindi lang ako mag-isa nagpapalamon sa kanila. Kulang na lang, paligo ako pa silang lahat. Saan ba kasi lang galing? Padili, ano ba? Asawa ba kita? Bakit? Kailangan ba may label para mag-alala ako sa'yo? Tsaka malay ko ba kung napano ka? Kung kumain ka na? Sino ba kasi kasama mo buong araw? Wow! Tayo ba? Bakit? Kailangan ba maging tayo para maging ganito ako sa'yo? Padilla, tigilan mo ako. Marami akong pinaproblema ngayon ha. Hanggang ngayon, ilang araw na lumipas, hindi ko pa rin nakikita si Sandro at si Hamon. Alam Sandro at Hamon? Hindi ko kasi maintindihan kung bakit ako busit na busit sa Hamon na yan eh. At hindi ako titigil. Padilla, hindi ako titigil hanggang di ko siya nahuhulit na papabagsak. Araw-araw na lang. Sandro, Hamon. Hamon, Sandro. Hawa naman tayo. Wala ka namang ibang makukuha ang damit doon? Mukha kang tanga! Alam mo namang ikaw magsuot nito? Ano ko naman tatanggi kay? Pwede mo naman kasing ibalabal yan sa katawan mo eh. Piling mo prinsesa ka talaga. Pwede ba ganito naman talaga ang dapat na pagsuot nito? Tsaka mas okay naman to eh. Mas mainit. Mas magandang panlaban sa ginaw. Tigilan mo nga ako, Sandro. Layuan mo ako. Mula na lang nung sinuot ko itong damit na to, lagi mo na ako nilalayuan. Ano ang ginawa ko sa'yo? Madami. Unang-una, ayaw mo akong samahan na lumabas sa gubat na ito. Tagal ko na gusto makauwi sa amin eh. Pero lagi ako naliligaw. Ending, dito din ako bumabagsak. Pangalawa, ayaw ako nakakakita ng ganyang suot. Diwag. Naalala ko lang anak kong si Andrea. Hindi mo naman sinabi sa akin na
Kamukha ko pala yung anak mo. Gago! Ganyan yung suot niya nung nakulong ako. Third birthday niya nun eh. Nagpasayo ako sa iskinita sa looban namin. Lahat ng imbitado nakagown. Yung kasi pangarap ng anak ko. Nagmamadaling mag-18. Sa birthday pa niya nangyari yung lahat. Alam na yung pagpabukas ko pa. Nahuli kong dalahira akong asawa. Nakipag-iskrimahan doon sa loob ng banyo kasama yung kumpare kong tricycle driver. Lalaki lang ako. Normal lang yun. Mas maganda ko yung kumpare mo na lang yung pinatay mo. Siya naman talaga eh. Parang na ito hinayupa kong asawa. Ayun. Siya nataga ako sa ulo. Walang taon nang nakakalipas ako. Sana napatawad ako naman. Siya pa ang dahilan kung bakit gustong-gusto mong makalabas sa gubat na ito. Siya yung dahilan kung bakit gusto kong makalabas sa kulungan. Okay ka sa'yo. Oh! Ito naman ha, dalawa ka na. Kamusta ka naman ha? Ito. Kap niya ba? Anong? Ito ba? May sasabihin sana ako. Ano? Patay na si Andrea. Naiintindihan mo ako. Kung naiintindihan mo ang pakiramdam ng isang ama, sasamahan mo akong lumabas dito sa gubat. Hindi ko kailangan maging isang tunay na ama para maintindihan yung pagmamahal mo sa anak mo. Bakit natahimik? Nag-iisip ako ng title. Yung istorya mo, ginawang pelikula. Ang magandang title dyan. Ako lang ang nagmahal? Oo. Ako lang ang nagmahal. The Jamon Soltero Story. O diba, maganda naman? Bakit? Ikaw, hindi mo ba siya minahal? Ikot dito! Saan ba talaga ang taong palabas? Oh, alam ko! Walang oras na tayong palakad-lakad! Walang oras na rin umuulan! Walang tigil ang ulan! Pagod na ako, Amon! Pagod! Ngayon pa mo naman tayo ito! Alam na naman na ang kilometro na nilalakad natin mula sa bahay! Saan ba magkakasakit na ako? Pahinga mo na tayo! Pagod na ako! Sandra! Ikaw lang ang tulong sa akin dito palabas! Okay, sige! Isasama lang ito sa bahay! Okay! Hanapin lang natin ito palabas! Hanapin natin! O sige, sabi mo eh! Hanapin natin! Alam ano? Hanapin natin! Nandito lang yun! Saan? Dito lang! Ah! Thank you.
Andrea? Ay, nililig kami. Ay. Andrea? Andrea! Andrea, anak! Andrea! Andrea! Anak! Andrea! Oh. Andrea! Come on! Ano nangyari sa'yo? Nagalit ang buwan sa haba ng gabi. O di kaya, bilangin ang mga bituin sa langit. Yun. Yun ang title ng eksena namin dun sa gubat. O ayan! Ang sabi ko naman kasi sa'yo, di ba? Magpalipas muna tayo ng ulan bago tayo lumabas ng bahay. Ano ngayon inabot mo, ha? Ngayon, ano inabot mo, ha? Kinukumbulsyon ka, taas ng lagnat mo, nagdidiliryo ka pa kung sino-sino nakikita mo. Bakit ang hilig mo sa title? Anong meron sa buhay mo at gusto mong bigyan ng title ng pelikula ang bawat nangyayari sa'yo? Andrea! 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 Susunod, matuto kang makinig sa akin. Hindi ba Scorpionite? Nako, hindi. Ano, magandang pelikula yan, ha? Pero hindi para sa aming dalawa.
Bakla ka ba? Sorry sa tanong ha. Pero bading ka ba, Sandro? Announcement to make. Magmula ngayon, pinagbabawal ko na ang pagsasayaw sa loob ng kulungan ito. Ang pagsasayaw ay isang uri ng kabaklaan at anumang uri ng kabaklaan ay nakakadiri at bilang tagapamuno ng Kaliwar Detention Center, simula ngayon ito ay bawal lang. Sandali, sandali. Sandali lang, sir. Hindi naman yata makatarungan to. Ma, dito na lang kami sumasya at nakakapag-exercise. Patitigin nyo ba, di ba? Hindi kayo mag-basketball, soccer, tennis, rugby, ang dami-dami. Pero hindi ang ganitang uri ng gawain. Puro pagkendeng, puro pagkembot, puro kabaklaan. At sir, kailan pa naging kabaklaan ang pagkendeng at pagkembot? Tama! At bakit kailangan bawat galaw nilalagyan ng level? Sir, hindi lahat ng sumasayaw ay bakla. At hindi lahat ng bakla sumasayaw. Para ikaw, oh! It's fun to stay at the... Salita. Mahirap bang sagutin yung tanong? Ang buhay ng Kristiyano ay makasayang tunay, makasayang tunay. Hindi na niya ito! Nasa loob din ang tahanan ng Diyos na nasa loob ng Kaliwar Detention Center na nasa loob ng lungsod na ito na pagmamayari ng tito ko na nasa loob ng mandamyo. Yun na mag-ingay habang sumasamba sa loob. Sir, sir, imbitahin na naman namin si Pastor para mas maging masayang magbabalbog sa alin namin. Yan ba ang nasa loob mo? Oo, sir, yun ang nasa loob ko. Eh, di yan ang nasa loob. Masaya ang tunay, buhay.
Thanks. Bakla ka. Sabutin mo! Napakadali ng tanong, Sandro. Bakit Sandra ang tawag sa'yo sa kulungan? Para kang hindi arsonista eh. Ha? Sino ba mag-akalang kaya mong sunugin yung buong public school doon sa bayan? Ay, naku, Amon. Ilang beses na ba natin tinangkang lumabas sa gugot na to? Ha? Ilang beses na ba? Hindi ko nang mabilang. At pag hindi pa tayo nakalabas ngayon, ha? Ewan ko na lang. Yan ang hirap sa'yo eh, no? Para kang ano eh. Mabuting kaibigan, masamang kaaway. Ganun ka ba? Starring FPJ at Marian De La Rica. Pili ko na ba yun? Pre, ito na ang huli. Robin Padilla. Habang lalong sasaktan, lalong tumatapang. Yun lang. Alam mo yun? Aces ka no sa Rupa Mi Quinto, ha? Mahirap pa buhay. Daling mamatay. Yun lang. Ronnie Ricketts. Oh. Kamandag ko ang papatay sa'yo! Ano ang puso ko? Ha? Makauwi na ako. Adria! Ano? Makauwi na ako! Kinulong nila ako. Hindi ko kasama si Hamon. Dinala nila si Hamon sa morgue. Tama ako. Iba ang buhay sa kulungan pag wala na si Hamon. Si Hamon lang ang nagparamdam sa akin na importante ako, na mahalaga ako, na pwede akong ituring na kaibigan. Isang bagay na hindi ko naramdaman sa labas. Alam mo magandang title sa eksenang to? Alam ko. Ano? Scorpionites. One or two. Bakit di tayo kumalang? Si Hamon ang nagpangalan sa akin ng Sandra. Isang bagay na kinabikon ko nung una pero nung lumawon, nakasanayan ko. Mahal mo siya. Masigit pa sa kahulugan ng pangalang binigay niya sa akin. Sandra. Masigit pa sa title ng isang bilin. Ang buhay ng preso ay ang buhay ng preso ay ang buhay ng preso ay masayang tunay, masayang tunay. Pwede po bang yun na lang yung theme song dun sa pelikula na? Guys. Thank you. Thank you, Sandro, for sharing your story with us. Kapag na-approve to ng producer namin, ipapaalam ko kagad sa'yo yung first shooting day, okay? Wow. Guys, balik na sa cottage. Maaga pa yung okay na bukas. Yes, Sandro, thank you. Uy, thank you. Tuyuin niyo ako pagod na. Pare, pasensya ka na dito sa budget namin, ha? And thank you for trusting our team, ha? Sobra. Pero alam mo, may last question ako. Uh-huh. Kaya na ka ba talaga totally nakalaya from prison? Last year lang. Noong September 2013.
September. Parang himala nga yun eh. Ang blessing ni Lord. Mga dalawang taon yun pagkatapos nung pagkalipas nung ano yung pagtakas namin. Ah, Lundin! Direk! May nakalimutan yata akong ikwento po pala sa inyo. Yes, ano yun? Sinabi ko sa'yo na dadalawin kita paglabas na paglabas ko ng kulungan. Pasensya ka na ha. Ngayon na ako nakadating. Alam mo, merong isang direktor na gustong gawing pelikula yung istorya natin. Ano daw ang title? Tay? Andrea? Thank you.